Disclaimer: this story was created by Bobet from Iloilo. It doesn't matter to me if it's true or not. I'm just reading the story to share with you. Dahil hindi makalabas si Agaton sa kaharian ng amang hari, naisipan na niya na sundin ang gusto nito. Kaya naitanong niya sa amang hari kung paano niya gagawin ang mga pinag-uutos nito. Amang hari, gusto ko mang sundin ang inyong nais, pero paano? Hindi naman po siguro sasapat ang aking kakayanan upang labanan ang taga-kabilang palasyo. Agaton, meron kaming pwedeng sabihin sa iyo upang sila ay labanan mo. Ano po yun? Merong isang napakalakas na gamit na pwede mong gamitin upang ipanglaban sa kanila. Kung ganun po, akin na. Ngayon din po, gagamitin ko yan upang labanan ko sila. Makukuha lang ito sa bandang madilim sa lugar namin. Pero hindi ito basta nakukuha ng kung sino. Sa aking palagay, ikaw ang nararapat na kumuha nito at tinitiyak namin na kapag nakuha mo ito, masusunod mo na ang aming gusto. At pag nagawa mo yun, hindi lang ang aking kaharian ang maililigtas mo, maging ang mga nakatira dito na mga mamamayan ko. Saan banda po yun, amang hari? Upang kahit ngayon, pupuntahan ko. Sige, ganito. Dahil napakadelikado ng lugar na yun at maraming nagbabantay, magtatalaga ako ng dalawang kawal na maaari mong makasama. Sila ang tutulong sa iyo. Ang aking mga kawal ay handang pumatay at mamatay para sa paglilingkod dito sa aking kaharian. Po, paano na po ang kanilang pamilya? Huwag kang mag-alala. Alam na ng kanilang pamilya ang kanilang tungkulin dito sa aking palasyo. Asil, Yumon, kayong dalawa ang makakasama ni Agaton papunta sa lugar kung saan dapat kuhanin ang isang napakalakas na bagay upang ipanglaban sa kabilang palasyo. Sige po, amang hari. Maraming salamat po. Pero kailan ko po yun pwedeng puntahan? Huwag mo na ngayon kung maaari. Medyo madilim ang lugar. Kailangan may araw pag kayo ay pumunta roon. Sige po. Matapos nun, bumaba na ng kaharian si Agaton. Sa baba ng hagdan ay merong isang maliit na pintuan at nagulat na lang siya nung biglang merong tumawag sa kanyang pangalan na nung una ay hindi niya malaman kung saan ba ito nang gagaling. Agaton, halika rito, lumapit ka sa akin. Wika ng boses na hindi malaman ni Agaton kung saan ba nang gagaling. Linga ng linga si Agaton, hanap siya ng hanap hanggang sa nang maulinigan niya sa pintuan sa ilalim ng hagdan, doon nang gagaling ang boses. Halika, Agaton! Bilisan mo! Teka, sino ba yun? Sino ka? Nasaan ka ba, ha? Nandito ako sa likod ng pintuan sa hagdan. Halika rito! Halika! Hindi batid ni Agaton kung ano ba ang naroroon. Basta ang alam niya, lahat ng naninirahan sa palasyo ay mga ogro. Binuksan ni Agaton ang pintuan at nagulat siya, Commander, dahil merong lumabas dito na maitim na usok. Yung usok na ito ay dumaan lang sa kanya at nang sundan niya ito ng tingin ay bigla na lamang itong naglaho. Bumalik na lang muna si Agaton sa kanyang tulugan upang magpahinga. Habang ito ay nakahiga, narinig niyang muli yung boses na tumatawag sa kanya. Agaton, nandito ako. Napabalikwas si Agaton, hinanap niya kung saan nanggagaling yung boses
Kahit saan niya ito lingunin ay hindi niya makita. Nasaan ka? Sino ka ba? Magpakita ka sa akin, wag mo kong tinatakot kung sino ka mang ogro ka. Nandito ako. San? Nasaan ka sinabi eh? Nandito ako sa loob ng katawan mo. Ano? Sa katawan ko? Paano? Teka, sino ka ba? Ako, ang bago mong gabay. Mas malakas ako kaysa kay Lucio. Ngayon, tawagin mo si Lucio. Tignan natin kung malalaman niyang nandito ako sa loob ng katawan mo. Ano bang kailangan mo? Sino ka ba? Huwag mo nang alamin. Sa huli mo na lang malalaman. Eh, ano bang kailangan mo kasi? Siguro ay naaalala mo pa si Sonya at si Adam. Oh, ang nanay at tatay ko, bakit? Anong meron dun? Teka, paano mo nakilala ang nanay at tatay ko? Tsaka, sino ka ba talaga? Sinabi ko sa'yo, ako ang bago mong gabay, ang tutulong sa'yo upang pulbusin ang tagakabilang palasyo. Ganun? Ano ka? Ogro ka rin ba? Hindi. Huwag kang mag-alala. Makikilala mo rin ako bandang huli pag nakalabas ka na rito. Diba, ang amang hari ay may ipinag-uutos sa'yo. Hindi niya sinabi sa'yo na ang lugar na yon ay napakadelikado. San ba kasi yun? Hindi ko nga alam eh. Hindi rin naman sinabi ni Asil at ni Yumon. Pwes ako, kaya kong sabihin sa'yo. Eh, saan nga yun? Sa lugar ng Blanca. Doon mo matatagpuan ang malakas na kapangyarihan na pwede mong ipangpulbos sa kabilang kaharian. Oh, sige. Baka pwedeng umalis ka muna sa katawan ko kasi hindi ako makatulog. Sige, aalis ako. Pero babalik ako mamaya. Ako ang bago mong gabay. Hindi na ako lalayo sa'yo. Tandaan mo yan, na sa'kin ang iyong kaligtasan. Eh, sige. Lumayas ka na muna, pakiusap. Pagkaalis nun, Commander, madaling nakatulog si Agaton. Napanaginipan niya ang kanyang nanay at tatay. Ang sitwasyon daw noon ni Sonya at ni Adam ay napakahirap dahil sila ay binibihag ng mga taong halang ang bituka. Dahil sa ito ay panaginip lamang, walang magawa si Agaton sa sitwasyon ng kanyang nanay at tatay. Nagising siya, pawis na pawis si Agaton. Nay! Tay! Bigla na lamang ganon ang nasabi niya dahil hindi niya nagustuhan ang kanyang panaginip. Ang tagal naman mag-umaga. Teka, pwede na siguro kong umalis. Papaumaga naman na eh. Paglabas ni Agaton sa kanyang kwarto, nakita niya si Yumon at si Asil ay nakatayo na rito. Tila ba inaabangan ng mga ito si Agaton? Oh, Asil, Yumon, anong ginagawa niyo rito? Di ba dapat tulog pa kayo? Bati sa kanila ni Agaton. Tara na, kailangan na natin pumunta. Saan ba yun? Sa lugar ng Blanca, kung saan naroroon ang pita. Pita? Ano yung pita? Pita, ito ay makapangyarihang singsing at naaayon ito sa iyong pagkatao. Halika na, pumunta na tayo. Tamang-tama ang oras ng pagising mo. Sige. Nagtungo na sila sa lugar ng Blanca. Habang papalayo sila sa palasyo,
ay naaaninag na noon ni Agaton ang mga nagbabadyang kalaban sa hindi kalayuan. Kitang-kita kasi ito ni Agaton kahit sila ay medyo malayo dahil merong isang grupo ng mga tao na merong hawak na liwanag. Asul, teka, alam mo ba kung ano yun? Yang mga yan, Agaton, ang hahadlang sa atin upang kuhanin ang pita. Pero teka, bakit bang dami nag-i-interest dun? Ano bang meron kasi roon? Agaton, ikaw lang ang pwedeng magtangan nun. Sila, ang plano nila, pag nakuha nila, ay gagamitin nila ito upang makaalis dito. Lilipat sila ng kabilang mundo upang doon manirahan ng maayos. Siguro ay sawa na silang manirahan dito at itinakwil na sila ng mga hari dito sa mundong ito. Ganun ba? Pero teka, mga ogro din ba yung mga yun? Hindi. Kung sa inyong mundo ay hindi lang tao ang nakatira, pwes dito ganun din. Kaya nga lang ang mga yan ay itinakwil na ng iba't ibang hari dito. Tara na, puntahan na natin. Magbaka sakali tayo na makuha natin ang pita dahil ito lang ang makapagliligtas sa aming kaharian. Hindi nagtagal, Commander. Narating na nila yung grupo ng lumiliwanag. Ang mga ito ay hindi pala basta ogro. Ito ay tinatawag din na mga elemento sa kanilang mundo. At ang pinakamatindi, ang kanilang mga katawan pala ay nagliliyab ng apoy. Mahirap po kasi ikumpara ang kanilang mga itsura sa mga nakikita nating iba't ibang elemento sa ating mundo. Basta ang alam ko lang, sila po ay mga lumiliyab ang katawan at purong mga payat din ang katawan. Tara na! Tapusin natin ng maaga ang laban na ito upang marating na natin ang Blanca. Nung biglang magsalita ang isa sa mga yun, hindi ito Tagalog, Commander, pero naiintindihan ito ni Yumon at ni Asil. Pero ganun paman, isasalin po natin ito sa salitang Tagalog. Saan kayo pupunta? Huwag niyo sabihin. Kukunin nyo ang pita! Wika ng isa sa mga elementong humarang sa kanila. Ang sabi naman noon ni Asil, paraanin mo kami. Kukunin namin ang pita sa ayaw at sa gusto nyo. Hindi maaari. Hindi. Dahil kami ang kukuha ng pita. Kung kukunin nyo ang pita, bakit naririto pa kayo? Dapat ay pumunta na kayo sa lugar ng Blanca. Nag-aantay lang kami ng tamang pagkakataon. Wika naman ng isa pa sa mga elemento. Ano man ang pakikiusap nila sa mga ito, ayaw talaga silang paraanin, kaya wala silang magagawa kung hindi labanan ang mga elemento sa mundo ng ogro. Lalabanan na sana nila ito nung biglang meron silang nakita sa itaas ng malaking bato. Meron doon nangingitim na usok at nagulat ang mga kasama ni Agaton nang bigla itong magsalita. Paraanin niyo sila! Paraanin niyo! Teka, parang kilala ko yung boses na yun ah. Anong sabi mo, Agaton? Kilala mo yun? Hindi. Parang ganun lang. Hoy, sino ka? Sino kang usok na nagsasalita dyan? Wika ni Asul sa usok. Maging yung mga elemento na humarang sa kanila ay tila ba nagulat dahil hindi nila kilala ang mga ito. Sino ka? Huwag mo sabihin, nag-i-interest ka din sa pita. Wika ng elemento. Wala akong pakialam sa pita. Ang sabi ko, paraanin nyo sila.
dahil pag hindi nyo sila pinaraan dito, lahat kayo ay susunugin ko sa sarili ninyong mga apoy. Tila ba natakot ang mga elemento na yun, kaya dali-dali silang naglalayo papaalis sa pwesto nila Agaton. Matapos nun, nawala na rin yung usok, kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang sila ay naglalakad, naitanong noon ni Agaton kay Yumon at kay Asil kung ano ba ang nagagawa ng Pita. Ano bang nagagawa ng Pita? Ah, Yumon, Asil. Ang nagagawa ng Pita para sa'yo ay malakas na proteksyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ikaw ay mayroong kakayanan magpagalaw ng bato? Oo, alam ko. Pero anong ibig sabihin nun? Paano? Kasi Agaton, ang Pita ay isa lamang singsing. Pero pag napasayo ito, hindi lang bato ang kaya mong pagalawin. Ang nais ng amang hari, ang kabilang palasyo ay tabunan ng mga bato upang sila ay hindi na muli pang makabangon. Magagawa mo yun nang ikaw lang at hindi kami kasama. Kung hindi mo na itatanong, ang kabilang kaharian ay mas malakas pa sa amin. Kaya ang tanging makakatalo lang sa kanila, ang may kakayanan na ihulog ang malaking bato na nasa itaas ng kanilang kaharian. Ito ay nakapatong sa mataas na lupa. Pag sa oras ito ay gumalaw at umikot, tiyak na matatabunan ang kanilang kaharian at lahat sila roon ay magkakandamatay. Ganun ba? Parang medyo malabo pa rin sa akin ang dating. Pero sige, nandito naman na tayo eh. Bahala na. Batid din ng amang hari na talaga namang sobrang lakas ng kanilang pwersa. Pero ang pinagtatakahan lang namin, hanggang ngayon ay hindi pa sila sumasalakay sa aming palasyo. Pero bakit kaya? Dahil na rin siguro hindi pa nauubos ang iniwan naming puwersa sa pagitan ng magkabilang palasyo. Pero sa palagay namin, meron pa ding iba. Sige, Tarna, puntahan na natin kung saan ba natin makukuha yung Pita na yan. Oo, sige, tara na. Bago nila marating ang Blanca, meron na namang pagsubok, Commander. Dahil nung medyo may kalapitan na sila roon, naramdaman nila na tila ba umuuga ang kanilang tinatapakan. Yumayanig! Sigaw ni Agaton sa dalawa niyang kasama. Habang yumayanig ang lupa, yung dalawang kasama ni Agaton ay tila ba wala itong pakiramdam. Tahimik lang ang mga ito at nagmamasid sa paligid hanggang sa sinabi ni Yumon at ni Asil. May mga ongga. May ongga. Ano? Anong ongga? Sagot naman noon ni Agaton. Hindi nagtagal, Commander, yung yanig ng lupa ay bigla na lamang nawala. Sa hindi kalayuan, kitang-kita ni Agaton ay merong umaangat na malaking tao sa ilalim ng lupa. At yung laki ng mga yon, hindi biro, na kung tutuusin ay kasing taas ng isang poste ng kuryente. Teka, anong klaseng elemento yon, ha? Asil, Yumon! Ongga yan. Ang ongga ay nakatira sa ilalim ng lupa. Diyan sila nabubuhay at kaya nilang tumagal diyan ng mahabang panahon. Maaaring kaya naririto ang ongga dahil gusto rin nilang kunin ang Pita. Ito lang kasi ang may kakayanan na magdala sa kanila sa ibang mundo. Nagsasawa na siguro sila sa mundong ito dahil hindi sila makapasok sa kahit saang kaharian na mga nakatayo rito. Hindi nagtagal, ang mga tinatawag na ongga ay malapit na sa kanila. Dito nakita ni Agaton ang itsura ng mga to. Para silang mga inagnas na tao. Malalaki ang mga ito
at ang kanilang mga katawan ay gawa sa lupa. Ang dami namang mga elemento rito sa inyo. Ano bang gagawin natin sa mga to? Pumapatay ba to ng mga ogro? Noon ay hindi sila pumapatay ng mga ogro. Siguro ngayon ay gagawin na nila ito. Dahil sa palagay ko, ay iniisip nila na hadlang tayo sa pagkuha ng pita. Onga, paraanin mo kami. Kailangan namin pumunta sa Blanca upang kuhanin ang pita. Wika noon ni Asil sa Onga. Hindi nagsasalita ang mga Onga, bagkos ay umilaw pa ang kanilang mga mata. Kulay pula ang mga mata ng mga Onga, senyalis daw ito na sila ay pararaanin ng mga Onga. Hindi naman sila inano hanggang sa dere-derecho na silang naglakad. Nagulat na lang sila, Commander, nung biglang yung malaking Onga ay tumalon sa kanilang harapan. Onga, akala ko pararaanin mo na kami. Bakit? Bakit kang humaharang sa amin? Wika ni Yumon sa Yonga. At nung magsalita na ang Onga, gulat na gulat si Agaton dahil kada bubuka ang bunganga nito ay yumayanig ang kanilang tinatapakan. Ano ba yan? Hindi na natigil ang pagyanig. Yumon, Asil, paano ba natin lalabanan ng mga to? Ang sabi noon ni Asil, malalabanan nila ang mga Onga kung sakaling kakausapin nila ito ng maayos. Dahil pala sa mundo ng mga ogro, ang mga Onga ang pinakamabait at pinakamadaling kausap. Onga, paraanin mo na kami. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Pag nakuha namin ang pita, isasama ka namin sa paglipat sa kabilang mundo. Alam naman namin na ayaw nyo na rito. Pakiusap, Onga. Pumayag naman ang Onga kaya sila muling pinaraan dito at umilaw ang mata nito. Hanggang sa malapit na sila sa lugar ng Blanca. Malapit na tayo, Agaton. Maghanda ka. Dahil ang lugar ng Blanca ang pinakadelikado. Ano bang meron doon? Sa aking pagkakaalam, merong mga nagbabantay sa pita na hindi basta pwedeng kuhanin ng mga kagaya namin. Ganun ba? Pero teka, nasa na ba yung lugar ng Blanca? Puro kagubatan to . Basta, sumama ka na lang. Hindi nagtagal, Commander, sila ay nakarating na sa Blanca. Ang lugar pala ng Blanca ay purong mga puno. Pagpasok mo rito ay wala kang makikita kung hindi purong dilim. Hindi lang yun, ang mga puno rito ay nakatubo sa ibabaw ng tubig. Ito na ba yung sinasabing Blanca? Anong meron dito? Wika ni Agaton kay Yumon at kay Asil. Manahimik ka lang dyan, Agaton. Heto na ang hinahanap nating lugar. Dito, sa lugar na ito, tubig at nakatubo ay mga makakapal na puno ni hindi mo man lang makita ang sikat ng araw. Maraming lagusan dito papalabas pero hindi natin yon pupuntahan. Ang pakay natin dito, makita ang lagusan papasok sa ilalim ng Blanca dahil naroroon ang pita. O sige, susunod na lang ako sa inyo. Nakakita sila ng isang butas. Pumasok sila roon. Pababa pala yun, Commander. Habang sila ay pababa ng pababa, nararamdaman ni Agaton na tila ba sumisikip ang kanyang dibdib dahil kulang na siya sa hangin. Ang kasama niyang si Yumon at si Asil ay meron palang kakayanan na tumagal ang hininga sa hindi kalaliman na lupa. Kaya ang ginawa noon ni Yumon at ni Asil, hinawakan nila sa magkabilang baraso si Agaton upang ito ay mabahagian ng hininga. At nung okay na si Agaton, binitawan nila ito. Hanggang sa nadako sila sa tubig na malakas ang alon na animoy dagat. Pero ang sabi noon
ni Asil at ni Yumon, ang dagat na ito ay kayang tumunaw ng kahoy. Mainit pala ito, Commander. Buti na lamang hindi tinuloy ni Agaton na hawakan ang dagat na tubig, dahil sa oras na hawakan daw ito ni Agaton, tiyak na malulusaw ang kanyang kamay. Wag mo yan hahawakan. Matutunaw ka dyan. Pero teka, anong gagawin natin dito? Wala naman ibang daan. Di malulusaw lang din tayo. Wag mong kakalimutan, Nagaton. Kasama mo kami. Kami ang bahala. Tungkulin namin yun na linisin ang ating daan. Ang tungkulin mo ay kunin ang pita. Yun lang. O sige. Manunood na lang ako. Ang ginawa ng dalawa, sila ay nagsasalita sa kanilang lengguahe at ito naman ay hindi maintindihan ni Agaton. Hindi nagtagal, Commander, yung napakalaking alon ay tila ba tumahimik, at ang pinakamatindi rito, sa tubig na yon ay bigla na lamang merong bumubukol na animoy merong lalabas na halimaw roon. Teka, ano ba yan? Ano ba yung tinawag nyo? Huwag kang mag-alala, Agaton. Ito ay aming pamamaraan upang tayo ay makatawid dito. Hindi nagtagal, merong isang halimaw nga na lumabas sa tubig. Pero ito ay napakaamo. Muling nagsalita yung dalawa sa kanilang lengguahe. Tapos sila ay sumakay sa likuran nito. Itinawid sila sa tubig at nakapunta na sila sa kabila. Matapos po nito, nagderetso na muli sila. May tanong ko lang, Asil. Gaano pa ba katagal bago natin marating yun? Bakit? Naiinip ka na ba? Hindi naman sa ganoon. Naalala ko kasi yung nanay tatay ko. Parang pakiramdam ko kailangan nila ng tulong. Huwag kang mag-alala. Kung nasa panganib man ang iyong pamilya, kaya namin magpadala ng tulong doon upang sila ay bantayan, upang mapanatag din ang iyong kalooban dito sa aming mundo. Talaga? Oo, Agaton. Huwag kang mag-alala. O sige, bilisan na natin. Akala ni Agaton, yun na ang kahuli-hulihan, pero meron na naman. Ang kakaiba roon ay parang wala lang, pero hindi sila basta makaraan. Yung lugar kasi na kanilang dinatnan ay malawak na lupa at wala kang makikita na kung ano. Teka, di ba kanina pumasok tayo sa butas tapos parang kuweba yun eh? Ngayon, nandito naman tayo sa malawak na lupa tapos yung itaas, langit din. Ano bang nangyayari, ha? Huwag kang maingay, Agaton. Hindi mo alam ang bumabalot na presensya rito. Narito ang ikalawang pagsubok. Talasan mo ang iyong isip. Gamitin mo ang iyong mga mata at ang iyong tenga. Wika ni Yumon. Asil, ang gawin natin, tawagin natin ang naninirahan dito. Kausapin natin, baka sakaling paraanin tayo. Agad naman tumalima si Asil sa utos ni Yumon, kaya humakbang ang dalawa papalayo. Siguro ay nakatagsampung hakbang pa lang sila nang maramdaman ni Agaton na merong paparating na malakas na hangin, at nang tumama ito sa kanila, biglang napaluhod si Agaton sa lupa at hindi nagtagal, ang kanyang mukha ay isinubsob niya sa lupa. Siguro ay 5 minuto yun, at nung matigil ito, tinignan ni Agaton yung dalawa. Silang dalawa ay nakatingala sa itaas. Pagtingin naman dito ni Agaton, tila ba merong isang malaking mukha roon na hindi basta makita. At kung ikukumpara dito sa atin, ito ay invisible. Si Yumon at si Asil ay nagsasalita sa kanilang lingwahe, kaya hindi ito maintindihan ni Agaton.
isalin natin sa salitang Tagalog Commander ang sinasabi ni Yumon at ni Asil. Kaibigan, kailangan namin makuha ang pita. Kailangan namin ito upang maisalba ang aming kaharian. At siguro naman, kilala mo ang aming amang hari na si Icarus. Siya ang nagpapunta sa amin dito upang kunin ang pita. Wika noon ni Asil at ni Yumon sa hindi makita kung ano ba ang nas sa itaas. Wala namang naririnig noon si Agaton na sumasagot sa dalawa hanggang sa muli na lang humangin at bigla na lamang natumba yung dalawa. Pero si Agaton ay matibay na nakatayo. Ano bang meron? Asil! Yumon! Ano ba yun? Dumapa ka, Agaton. Dapa, hindi sumasang-ayon ang nakatira dito. Sa ating kagustuhan, dumapa ka muna dahil malulusaw ka. Dalian mo dahil nakatingin siya sa'yo. Hindi man maintindihan noon ni Agaton ang sinasabi ng dalawa. Dumapa na lang siya at hindi tumingin sa itaas. Mabuti na lamang at dumapa ka. Dahil kung hindi, unti-unti ka nang malulusaw, Agaton. Wika ni Asil. Teka, ano ba kasi yun? Ano bang klaseng halimaw yun nandun? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ito ang pinakadelikadong nakatira dito. Pag nalampasan natin to, pwede na natin kunin ang pita. Buong akala ni Yumon at ni Asil na heto na ang pinakadelikado, ngunit hindi pala dahil ang pinakadelikado yung mismong malapit sa pita. Teka, bakit ba kasi naglalabas ng hangin yun? Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin hindi siya sumasang-ayon sa ating gagawin. Ngayon, hindi niya tayo pararaanin. Anong dapat natin gawin para malampasan natin ito? Ang nakatirang halimaw dito na hindi basta makita ng iyong mata. Ito ay kayang utusan ng amang haring si Icarus. Tatawagin natin ang kanyang presensya at siya makikipag-usap dito. Ganun o sige, bahala kayo. Basta dito lang ako. Isusubsub ko lang mukha ako sa lupa. Yung dalawa ay natahimik. Siguro ay nasa 10 minuto silang nakalagpak sa lupa. At nung sila ay tumayo, gulat na gulat noon si Agaton. Dahil tila ba okay na ang lahat. Wala na yung nakikita niya sa itaas na halos hindi mamukaan kung ano ba yun. Tara na. Ayos na. Kinausap na siya ng amang hari. Pararaanin na siguro tayo. Sige, tara. Heto na, Commander, ang pinakahuling lugar na kanilang dadaanan. Ito po ay napakadelikado at ito na rin ang dulo. Sa likod kasi noon, naroroon na ang pita. Kitang-kita noon ni Agaton sa isang bato ay merong liwanag at merong bagay doon na umiikot-ikot. Sa palagay noon ni Agaton na ito na ang hinahanap nilang pita. Kukunin na sana noon ni Agaton yung singsing, pero binalaan siya ni Yumon at ni Asil. Agaton, mag-iingat ka dahil nakabantay ang tatlo. Titignan mo lang sila na parang natutuyong gamit, pero sila ay delikado. Sila ang dating nagtatangan dyan. Kailangan mong mag-ingat dahil pwede ka rin mamatay pag nagkataon. Ganun ba? Sino ba yung mga yan? Sa inyo may tubig, may lupa, may hangin at may apoy. Dito sa aming mundo ay meron din ito. Sila ang dating nagtatangan yan kaya sila pa rin ang mag-iingat nito ngayon. Ang ibig mo bang sabihin, lahat ng nagtangan yan ay namatay? Maaring ganon, kaya mag-iingat ka. Napaisip si Agaton na baka mamatay rin siya pag nakuha niya yon. Pero ganon pa man, sinubasta niya ang kanyang sarili. Kaya nung dadamputin na niya yung singsing na lumulutang sa mga nag-iilaw-ilaw, nagulat siya nang biglang gumalaw ang isa sa mga ito. Ang gumalaw, yung ribulto na gawa sa lupa. Hala, yumayanig! Yumayanig talaga ang buong paligid nung mga oras na ito, habang si Yumon at si Asil
ay nakatayo lamang at tila ba walang magawa ang dalawa. Tulungan niyo ako! Anong gagawin ko? Humahakbang yung ribultong lupa! Wala na ring magawa noon si Agaton hanggang sa ito ay napapikit na lang. Nung biglang napatigil yung ribultong lupa at bigla na ring naggalawan yung dalawa pa. Yung isa ay tila ba gawa sa gintong apoy. Anong gagawin ko? Tulungan niyo ako rito! Bahala ka na dyan. Sa sitwasyon mo na yan ay wala kaming magagawa. Wika ni Asul at ni Yumon. Yung tatlo na yon ay naghawak-hawak at tumingin ito kay Agaton. Lucio! Nandiyan ka ba, Lucio? Tulungan mo ko, Lucio. Hindi ko alam ang gagawin ko rito. Tinatawag noon ni Agaton si Lucio pero hindi ito nagpakita hanggang sa ginawa ng tatlo. Naghawak-hawak sila at meron pang isang matindi commander. Sinabayan ito ng napakalakas na hangin at mabilis itong tumama kay Agaton. Yung tatlong ribulto tumama sa katawan ni Agaton kaya siya nawalan ng malay. Makalipas ang isang oras, nagising si Agaton pero habol hininga. Nasaan ako? Kala ko na paano na ako. Yumon, Asil, nasan ba kayo? Teka, nasan ba ako? Pagbangon ni Agaton, siya ay nasa labas na ng lugar ng Blanca at nakita niya ang mukha ni Asil at ni Yumon. Nakangiti ang dalawa. Ano bang nangyari? Kala ko na paano na ako eh. Buti na ilabas niyo ako ron. Agaton, binabati kita. Bakit? Nakalampas ka sa pagsubok ng apoy, ng hangin, lupa, at ng tubig. Maililigtas mo ang aming kaharian laban sa kabilang kaharian. Anong ibig mo sabihin? Tignan mo ang iyong palasinsingan. Nung tignan ito ni Agaton, gulat na gulat siya, Commander, dahil nakasuot na sa kanya yung singsing. Paano nangyari yun? Paano? Ang ginawa nilang pagsubok sa'yo, pagkinaya ng iyong katawan, nalampasan ang kanilang kakayanan. Sila mismo ang kukuha ng singsing at isusuot nila sa'yo to habang ikaw ay nakabagsak. Binabati kita, Agaton. Maraming salamat sa'yo dahil dumating ka at ikaw lang ang aming inaasahan na makapagliligtas sa aming kaharian. Tara na, bumalik na tayo sa kaharian ni Amang Icarus. Sigaw ng dalawa, Commander. Habang sila ay tuwang-tuwa, sila naman ay hinarang ng Ongga. Kaibigang Ongga, nakuha na namin ang pita. Kagaya ng pinangako namin sa iyo, ililipat ka namin saan mang gusto mong puntahan na mundo. Huwag kang mag-alala, kaibigang Ongga. Uwi muna kami ng palasyo at sasabihin sa amang hari na nakuha na namin ang pita. Diyan ka lang at babalikan ka namin. Muling umilaw ang mata ng Ongga. Ito ay pagsang-ayon niya. Pagbalik nila ng palasyo, ang sabi noon ng amang haring si Icarus. Magaling at nakuha mo ang pita. Ngayon na Agaton, heto na ang simula ng araw na tayo ang mamamayagpag sa mundo ng mga ogro. Magpahinga ka muna at bukas na bukas, lulusubin mo ang kabilang kaharian upang sila ay pagpapatayin. Ang tingin noon ni Agaton sa hari ay tila ba nagbago. Nagbago ang itsura at nagbago ang pag-uugali. Naanimoy sabik na sabik na itong patayin ang mga nakatira sa kabilang kaharian. Yung singsing, hindi naman ito kinuha ng hari, kaya kasama niya ito sa pagtulog. Paghiga ni Agaton, nagulat na naman siya dahil naroroon na naman yung boses sa kanyang isipan. Agaton, kamusta? Mabuti naman at nakabalik ka ng buhay. Alam mo bang napakadelikado ng iyong pinuntahan?
Pasensya ka na kaibigan. Hindi kita matulungan. Eh, kasi masyado silang makapangyarihan. Masusunog ako doon. Maitanong ko lang ano, sino ka ba talaga? Ano bang plano mo, ha? Tsaka, bakit ka dali mong napasok ang aking katawan? Kagaya ng sinabi ko ng una, magpapakita ako sa iyo pag nakauwi ka na sa inyong mundo. Doon mo malalaman kung sino ako, pero bibigyan kita ng babala, ha? Huwag kang masyadong magtitiwala kay Icarus. Hindi mo alam ang lihim noon. Mag-iingat ka. Ngayon na gaton, meron ka ng pagkakataon upang pagkikitilin ang buhay ng nasa kabilang kaharian. Pero kailangan mo pa rin ako. Tinitiyak ko yan. Hindi na masyadong natatakot si Agaton sa boses dahil kumpiyansya si Agaton sa kanyang sarili na kaya niya itong talunin kung sino man yun dahil nga suot niya na ang singsing na pita. Teka sandali nga ano, kung ikaw man ay kalaban, pwes tigilan mo na ako. Nasa akin ang pita, baka naman kung saan ka mapunta, ha? Ano ka ba naman? Magkaibigan tayo, walang ganyanan. Ang akin lang naman, mag-iingat ka kay Icarus. Bakit? Ano bang meron doon, ha? Maganda na yung ikaw ang makakalam. At hindi ko sasabihin sa'yo. At kung huhingi ka naman sa akin ng pruweba, pues malalaman mo yan pagkatapos ng digmaan sa kabilang palasyo. May tanong ko lang din ano. Hindi ba nabanggit mo yung nanay at tatay ko? Bakit? Sabi kasi ni... sino na nga yung dalawang yun? Basta yung dalawang kasama ko. Sabi nila, pwede raw silang magpupunta rin sa mundo namin para protektahan ng aking nanay at tatay. Ikaw, anong kaya mong gawin? Kaya ko din yun. Walang problema. Pero, ginagawa pa lang nila. Nagawa ko na. Alam mo ba ang iyong nanay at tatay? Bakit? Anong meron doon? Ang iyong nanay at tatay ay nakawala na sa mga taong halangang bituka. Huwag ka magalala, kakampi mo ko. Lahat ng ipag-uutos mo ay susundin ko. Lalo-lalo na, nasa iyo na ang makapangyarihang pita. Ganun ba? Ganun nga. Kung ganun, inuutosan kitang umalis ka sa aking isipan. Dahil inaantok na ako at napapagod na ako. Sige, masusunod po aking Panginoon. Sa pagtulog ni Agaton, tila ba napakahaba ng oras na kung susumahin ay para daw siyang isang linggong nakatulog. Pagising niya, nagulat siya kumander dahil lahat ng tititigan niya noon ay nag-iinit ang ulo ni Agaton. Si Yumon at si Asil ay hindi nito nakilala kahit kinakausap siya ng dalawa. Tila ba iba ang tingin dito ni Agaton. Naging mainitin ang ulo niya mula nang maisuot niya ang singsing ng pita. Sino ba kayo? Ha? Tigilan niyo nga ako. Uwi na ako sa amin. Wika ni Agaton sa mga ogro na mga nakapaikot sa kanya. Ang tanging nakilala lang noon ni Agaton, ang amang hari na si Icarus. Agaton, anong nangyayari sa iyo? Huwag mo sabihin nagbago ka na. Huwag mo sabihin nagkaroon na ng epekto sa iyong kaisipan ang suot mong singsing na pita. Amang hari, kailangan ko nang umuwi. Uuwi na ako sa amin. Kailangan ako doon ng aking nanay at tatay. Meron tayong usapan na gaton. Ang usapan natin ay pupulbusin mo muna ang kabilang kaharian dahil ito ay banta sa aking mamamayan. Ngayon, bumabaligtad ka na. Anong nangyari? Wala ka ng pakialam doon. Basta uuwi na ako. Ipinipilit ni Agaton ang kanyang sarili na siya ay uuwi na. Pero ang ginawa ng mga kawal sa kaharian ni Icarus, siya ay pinatulog. Tinrider siya ng mga ito. Nang galing sa likod ang mga kawal, ginamitan siya nito ng kanilang mga kakayanan, kaya nakatulog si Agaton. Sa kanyang pagtulog, tila ba napakahaba ng oras
na animoy na doble ang una niyang pagtulog na mahaba. Parang naging 2 linggo tuloy ang tulog ni Agaton. Guys, ito yung part 5 ah. Abangan nyo po yung part 6 at tiyak na digmaan ng mangyayari dito. Parang feeling ko may kakaibay eh, no? Ano kaya yun? Abangan na lang po natin guys, pasensya na po at wala po tayong pagbate. Siguro ay napansin nyo yung aking pagsasalta, medyo naiiba yung letra kasi masama po yung pakiramdam ko. Araw-araw na lang. Hindi ko alam kung bakit. Ingat po kayo.